Yes, hello, Abby. Can you tell us something about MNL48? What does MNL48 stand for? Ano sila mga singers din? Singers or dancers? Singer and dancer. Performer po. Idols. Okay. So, mahirap pang sumali sa contest na to. Ilan kayong sumali dati? Ilan yung nag-audition pala? And then ilan yung natanggap? So, ang first audition nila is online. 4,000 kami doon. Wow. Ilan yung pinakita sa TV? Lahat ba yun? Lahat po kami. 4,000? Yung pinakita sa TV, showtime, 200 lang po. Ah, 200 lang. Tuloy-tuloy na po yung pinalabas ng TV. 175 and 38. Okay naman ba yung, di ba Japanese sila? Yung Filipino version, tingin mo ba kaya natin humabol sa kanila? Okay naman. First of all, yung may mga fans na sumusuport ako talaga sa MNL48. Meron po ko ng band. Okay, so what is your expectation in the sunod na batch niyo? So ano yung mga expectation din after that? Manalo matalo, ano yung mga plano mong gawin? So, okay, so pag-usapan natin yung sa ABS-CBN, just in case na hindi ka nakapasok sa MNL, pero kinuha ka nilang artista, do you have plans in showbiz? Congrats mo po, tingnan natin. Siguro po, opo. Pero gusto po talaga yung MNL48 talaga. So as MNL48, ano yung mga ano nyo, as a singer group ba? And dancer? Opo. So you have a singing talent, right? No, pero forte ko talaga dancing. Dancing talaga? Okay, so... So aside from that, meron ka ba ibang talents bukod sa dancing and singing? Invite them now to vote for you. Sa lahat ng taong nanonood ngayon, tinatangkilig ko po kayo ng support na MNL48 sa ABS-CBN at sa Showtime. Kasi po marami pong mangyayari. Yung mga office nyo, marami pong pagdadaanan. Kung isa man po, isa na po sa marami pagdadaanan. Kaya po, please support MNL48. Yeah, how do they vote? Final words to our audience, kung ano yung mga advice mo sa kanila, mga gusto rin sumali, yung sa mga susunod. So, magkaroon man po ng second generation sa mga kabataan dyan na gusto maging idol, gusto maging isang modelo sa mga kapwa nilang kabataan, sumali kayo sa MNL48. Kasi ako, dati aminin ko, wala akong alam sa idol, pero nung pinasok ko yung mundo ng MNL48, alam ko lang ibig sabihin na salita ng idol. Most specifically, yung culture ng Japan. Kailangan ba may idea ka dun sa kanilang J-pop or something? Sobra po. Dapat as an MNL, bilang isang MNL for applicant or aspirant,
In other words, yung mas... Kasi may exam. May exam ako. Ah, meron ba? Nag-exam ako. So, in other words, you must absorb their culture. Number one. Maging isang idol ka talaga. Paano ka umupo, paano ka kumilos, yung mga bawal na hindi dapat talaga hindi na sa. So, how do you review that? Meron ba mga available materials sa YouTube? Let's say na. Meron pag-aralan mga ganun? Sa AK